salamat po sa muling pagbabalik sa aking channel. At para po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo, huwag na po kayong mahiya dahil makapal po ang mukha ko. So, pag-subscribe na po kayo at huwag niyo po kakalimutan na pindutin po yung bell button at i-all niyo po para lagi po kayong updated sa aking mga uploaded videos. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. For today's video ay tuturo ko po sa inyo kung paano malalaman kung ilan po yung na-gain nyo na subscribers from the start of your vlog. And then, kung paano rin po malalaman kung ilan po yung total na nalagas na subscribers nyo from the start. And of course, at kung paano po malalaman ang total subscribers nyo po na nasa channel nyo po as of now. Oh yeah, alright. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's go! Ganito lamang po yung gagawin yung mga kaibigan. Punta lang po kayo sa Google. And then, search nyo po yung Google Chrome. Then, after you search the Google Chrome, pindutin lang po yung Google Chrome fast and secure. Pero kapag may app na po kayo ng Google Chrome, i-click nyo lang po yung app. And then, punta po kayo sa search. Search nyo po ang www.youtube.com. Then, kapag na-search nyo po, yan na po, i-click nyo na. And then, mapupunta na po kayo sa profile nyo. So, may makikita kang tatlong dots sa taas. Pindutin nyo lang po yung tatlong dots sa right upper. And then, pindutin po natin yung desktop site. Ayun nga po, pagkatapos pindutin yung desktop site, wait for loading. At ayan na po, okay na po. Kailangan lang po natin pindutin po yung profile po natin at the right upper part. Yan po, pindutin lang yan. And then, pagkatapos po pindutin yung profile, ay pindutin po natin yung YouTube Studio. Pagkapindot ng YouTube Studio, wait for loading again. So, may makikita kayong tatlong underline dun sa left at upper side. Pindutin nyo lang po yung line na tatlo na yan. And then, punta po kayo sa analytics. So, kapag napindot nyo na po yung analytics, yan na po yung magpapakita. Wait nyo lang po. And then, pindutin nyo lang po yung word na audience. Yan po, pindot nyo lang po yan mga kaibigan. And then, pagkapindot nyo po yung audience, pindutin nyo po yung see more. Pagkapindot nyo po ng see more, yan na po guys, pindot nyo lang yung see more. And then, pindutin nyo lang po yung more. So, ayun nga. Pagkatapos nung pindutin yung more, ay susunod naman po ay i-click nyo lang po yung subscription source. After clicking po ng subscription source, ay yan na po yung magpapakita. At dyan po ay makikita nyo na po kung ilan po yung total ng na-gain nyo na subscribers from the start. I know what I mean is kung ilan po yung subscribers na nag-gain nyo within 28 days. Kung ilan din po yung nabawas o nalagas within 28 days. So, kung gusto nyo pong malaman kung ilan po yung total na nalagas at nag-gain nyo na subscribers within kung kailan kayo nag-start within start, kailangan nyo lang pong pindutin yung 28 days. Diyan sa taas, yan po, sa araw po, pindutin nyo lang po yan. And then, i-choose nyo po yung 365 days kung wala pa kayong 1 year, gano'n. I-ano nyo lang po yan. Pindutin nyo lang po yan. So, after that, yan na po, makikita nyo na po yung total ng naging nyo pong subscribers from the start to present. And yung total po kung
ilan po yung na-loss o nabawas na subscribers nyo from start to present, at kung ilan po yung total na subscriber po na nag-remain po sa inyo. So, ayun nga, sobrang nakakasad na bigla ako dahil mahigit 1,000 pala yung nabawas sa akin o nalagas sa aking channel. So, sana nakatulong po sa inyo ang aking tutorial for today. Maraming maraming salamat po sa panonood. So, balik na po tayo sa ating kaibigan na si Antonio Sugoy. Bye-bye guys. Maraming maraming salamat. Mwah, mwah, mwah.